Hello, magandang umaga na naman. Happy Tuesday na sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy survivor. Mukhang survive tayo sa bagyong Tita Betty. So far, so good. Konting hangin lang dito sa konting ambon. Wala pa namang ano, baka bukas. Pero malayo ng ano, ilan? 430 ba? 450 kilometers from ano na, Apari. Layo-layo na, Gonzaga. Anyway, mga pamilyar yung mga lugar na yun eh. Yung northern na part ng Pilipinas, Apari, Gonzaga, mga ganon. Pati nga yung bugi na mention eh, Bulus Point, tapos noon, Balesteros, Santa Ana, San Vicente. Familiar lahat yun kasi nasign ako ron. Kahit pa paano, natatanda pa. Pagka walang patrol, nag-ano kami, sinasalubong namin yung mga nangingisda na ating mga fishermen, no? Siyempre, fishermen, nangingisda. Ano nga naman, nag-araro. So, salubong namin, pagka nagtaas ng bandera, uy, maraming huli, may bandera, no? May mga litaw yung mga plug nila. Tapos nun, salubong na kami. Nakanda na yung ano namin, bibili namin, balde-balde. Ang ano nga, may mga ano yung binibili namin. Mga squid, 5 piso lang, 1 balde, oh. Amuro. Tapos maraming isda. Mamili ka doon sa isda eh. Ganun din yung mga hipon. Ganun mga yamang dagat, nahuhuli. Tapos nun, bebenta na sa palengke. Hindi na po ng palengke, nakaharang na kami doon. Ubus, binibili namin. Yung mga isda naman, mga ganyan, mga tuyo, no, mga lapad. Dinadaing namin sa ibabaw ng detachment ba ng eskwelahan. Ayun, yun yung ano. So, napupuno namin yung isang kahon ng ano, ng sigarilyo. Kunyari, isang kahon ng Hope o isang kahon ng Marlboro. Mga ganon. Iuwi ng mga bata ba. Kanya-kanya kaming ano, kanya-kanya kaming imbak. No? So, nakakatuwa rin. So, maraming isda talaga. Ang ano nga dyan eh, sana hindi agawin ng China. No. So, maraming salamat sa inyong pagpapanood at sa inyong mga comment. Doon sa mga bagong subscriber, welcome to Pinoy Survivor Channel. Mga kwentong totoo, kwento-kwento lang ng buhay ko. Imbis na gumawa ng libro, nag-vlog na lang ako para libre. Kasi libro, bibili nyo. 500 to 1,000. Eh, sino ba bibili ng libro ko? O, di ba? Pero kung may marketing. There's a way to do that, no? May marketing, mga ganun. Tapos may kasosyo ka pa. Publishing house and all that. But, tapos maganda yung pagkakasulat o kaya yung magaling yung ghostwriter mo, it will earn. Pero, konti yung magiging rich because of the expense. Yung cost of buying the book. Even if it's, it earns a lot of reviews na maganda na sa word of mouth. Oy, paano, bilin mo to, bilin mo yon. Basahin mo yung libro. Eh, sa libro, nagastosan ka na nga, hindi mo naman matanong. Samantaling sa vlog, sir, ganito ba yan? Pinoy Survivor, ano bang ano? Clarification doon sa sinasabi mo. So, yun. Pero pag sinabi ng nung writer, sinabi nung isang nagko-comment mga bola lang 'yan, binobola mo lang kami. Yun yung tipong sa actual susunugin niya 'yung libro. Walang pakialam doon sa kwento. Delete ko 'yung ano mo, 'yung comment. Walang problema sa mga comment na ano, na kahit kontra, no? Ang ano nyo lang, basta walang bastusan. Ganon din yung sa ating mga Kapinoy survivor. Guys, ano lang, respeto. Everyone is entitled to their own opinion, eh. So, okay, may mag-comment. Exercise your right. Pero, wag bastos kasi madedelete. No? Ano pa? So, dun sa mga nakikinig ngayon, yung chance upon the vlogs based on the YouTube recommendation, bigla nagpakita and then nagkaroon kayo ng interest. It's a lot of minutes ng talk time, yung kwento-kwento lang ako. Itong mga community survivors vlog,
ano to eh, nasagot ko yung mga query, mga comments, mga ganun ba. Tsaka mga well-wisher, no. That's how I would like to interact with you. Hindi mo ayoko mag-live eh. Kasi sa live, matataranta ako sa ano. Stability under panic, yung ganun ba. Tapos maya-maya, hindi ako ganun kabihasa. So, ngayon na lang, sinasagot ko kayo isa-isa. I scroll down the comment section. So, like, share, and subscribe. And then, those who have just subscribed, welcome nga doon sa channel. And then, kindly check out the playlist. Mahaba-haba na rin yung playlist. Marami na. Merong tungkol sa EDCA, merong tungkol sa War or Peace, merong Buhay Kadete, Buhay Sundalo, tapos yung mag-agribusiness, mga ganun ba. Meron pa nga end of days eh, na mga senaryo. Tapos sa iba-iba, buhay militar. No? So, you can check out. And then, mabahaba rin yung mga vlogs. Mahigit 300 na yun eh. So, you take time. Try to discern kung ano yung makukuha ninyong aral sa buhay ninyo, ma-apply ninyo. Okay? So, maraming salamat in advance. Okay, tutuloy ko na doon ako from the top ngayon. Naisipon pa rin ako, kaya ano ha, paminsan-minsan ako yung sisinga. Pasensya na kayo. Roy Tabliso, greetings from London, Sir Iking, and to all kapwa survivors. Yun ang kagandahan sa atin eh, nagigreet tayo ng sa bawat isa, no. We're trying to nandoon yung ano na eh, nandoon na yung ng sense of belongingness natin sa family ng mga Pinoy survivors. Na at saka nag-grow naman yung community natin. Malapit na tayo magtatlong brigada, oh, di ba? Tatlong brigada, pwede nang division 'yun eh, kasi ang isang division mga 2 to 4, no. So, depende kung saan yung area. Sige, hintayin natin yung maging 4 na brigades para maging division tayo. Parang asip na naman. Joel La Paz, kung nagkaroon ng kabigan, okay. Akala ko kaibigan. Kabigan, hindi na maalis ang EDCA. Nagkaroon ng ano, no? Ng kabi-kabi ko, hindi na lang, hintay na lang tayo sa next leader. Well, ang problem kasi, kung totoo, Alex, yung sinasabi ng, excuse me, kung totoo yung sinasabi ng ano, ng mga Amerikano, yung chairman ng Joint Chief of Staff, four-star general, na pinakamataas sa Armed Forces nila, na by 2025, US will have to go to war with China. Yun yung estimate nila. Because right now, kitang-kita nila na militarily, China is very aggressive and then sige ang boost niya ng defense spending, no? Such that it will eventually overtake the United States. Pero, ang ano nga dyan, yung statement, vague. Who will start the war? Yun yung next question dapat doon. Because by 2025, hindi malayo na we will go to war with China. Who will start the war? So, 2024 November, supposed to be an election year for the Americans. Okay. 2024 November. So, tapos na yon by December 2024, meron bagong presidente kung sino man yon. It could be a Trump presidency or it could be someone else. We don't know kung sino pa. But, si Biden, di natin alam kung mare-re-elect. Di natin alam kung from now till 2024, if Biden mismo will engage in a war. Either with US, Russia, or China. Di natin alam. But right now, ang news doon sa Ukraine, the US, Biden, is approving the release of F-16 sa mga Ukrainians. So, escalation na naman yon. Marami na naman ang ingay na naman ng Russia nun eh. Magalit na Russia. So, Bakhmut has fallen. So, it's a matter of time kung
kung magigiba ang buong Ukraine. Ang Ukraine kasi supposed to be ngayon, dapat as of now, o before Bakhmut fell, dapat nag-peace talks na. Kasi ngayon, pagka umarangkada pa yan, buong Ukraine mawawala eh, mabubura sa mapa. Because Russia will just overrun Ukraine. Eh, Bakhmut is a well-defended na city. Eh, ano mangyari? But yung susunod eh, yung Kiev, yung iba pang mga cities na around Kiev, ano na, palapit na. Do you think the Russians will stop at the river, Dnipro, or will they stop at Kiev? Or will they stop at the border, Polish border? Mas mukhang sa Polish border sila titigil. So, hindi na buffer zone ang mangyayari sa Ukraine. Hindi na, magiging Republic of Russia, kasama sa Russian, ano, part of Russia. Sila ngayon maglagay ng mga missiles dyan. Meron nga missiles sa Belarus, no? Na alay ng Russia. So, matindi. And we don't know how it will unfold, but basically, Western powers, no peace talks. Pagdating sa Pilipinas, sabi na yun, we've got your back. Binubuyo tayong umaksyon tayo against China. Ako, payag ako na mag-sample tayo eh. Pero bago nung EDCA. Pero ngayon may EDCA, useless eh. Sampulan mo yan, ang matatanda nila, gago tayo. Duwag tayo. Kinakailangan pa natin ng backer sa likod natin, which is US, Japan, Australia. So, yun yung ano. Dapat noon, nung wala pa yung alliance na EDCA-EDCA na yan. Total, meron naman Mutual Defense Treaty. Oh. And yung Mutual Defense Treaty, since I touch about it na, pwedeng i-terminate yan kung gugustuhin natin. It's a treaty ng two countries, US, Pilipinas. Pero according to Article 6, no? Article 6, pwedeng one of the parties or the two parties, US tsaka Pilipinas, mag-agree na itigil na yung ano, yung EDCA, yung mutual defense. But doon may 1 year na pasabi. Okay, we want to terminate the bases. So from now, kunyari May 30, 2024, kung nagkasundo na matapos. Pero pwedeng isang party lang. Eh kung ayaw ng Amerikano, ayaw na natin eh. Eh kung gusto pa ng Amerikano, ayaw natin, wala silang magawa. Because it's our sovereignty, no, di ba? It's our willingness. Ang problema, kung, yun nga, sinasabi ni Joel, kung may kumabig. Hindi natin alam, may implication to, pero hindi natin alam, we don't know what's happening inside, upstairs, no? Now, the Senate can terminate yung BFA, yung ano, yung EDCA by next year, June. The Senator Marcos has stated na ano siya, yung kinakailangan pag-usapan na sa Senado kung i-extend o hindi. Pero by the looks of it, mukhang ma-extend yan eh. Because anuhan eh, kahiyaan na. Eh, sumubo tayo eh. Yan ang problema. Sigi-sigigang. No? Sumigi-sigigang tayo, ayun, problema natin. So how can our defense officials, even the President of the Republic, nag two steps forward tayo and then how can you backtrack next year when there's supposed to be a termination nung EDCA? Hindi, nagtumatanggap na kayo ng pera. Kahit yung legal na natanggapan ng pera ng kabigan, yung $100 million na sinasabi nila para doon sa 9 bases development, pinapagawa na nila. Kaya naman, ano, biglang i-terminate nyo.
So, kasubuan yung mangyari dyan. Now, yung sinasabi mong Joel na hintay na lang tayo sa next leader. Yun niya, sabi ko, may statement ang mga military men ng Amerika. Tsaka lagi yan sila may intelligence estimate, ano? That they will be at war, yun estimate, na by 2025. May bagong presidente. Whoever is the president ng US by 2025, by 2024 actually, will be the end of days president. Sa atin, BBM will be our end of days president. USB, ah. USB, may sound effect pa eh. Prot. Excuse me. So, put na yung lungo. So, may end of days president tayo. Bong-bong na ang end of days. So, tingin ko, ako lang naman yon, pwede magkamali ako. Kasi if US and China or Russia gets involved, these major superpowers get involved in a war, ubusan yan by 2025. It appears na parang totoo yung sinasabi sa Bible. Sunod-sunod yan eh. Wars and rumors of wars, tapos nun plague, pestilence, labor pains. Pagka lalabas na, ayun na, labor pains. Sunod-sunod in frequency and intensity. Masakit talaga, hindi ka mapakali. And then, biglang dating si Jesus Christ. Doon sa naniniwala, good, fine. Thank you, naniniwala kayo. Doon sa mga hindi naniniwala, good luck. Kung ano, hope, I hope na you see the light somehow. Yung ganun ba? Hindi naman itong vlog na ito intended na para i-evangelize kayo eh, no? Ano lang, usapang real talk lang. So, kung 2030 yung dulo na yung talagang higalot, yung talagang kablam, isang bagsak eh, no? Galit na galit ang langit eh, no? Isang bagsak. Yun yung talagang end of days. Because it is exactly 2,000 years from 30 AD. 2030. 2,000 years. Yung remaining na 2,000 years before, kung i-add nyo from Adam to the crucifixion, is 4,000 years. So, it's all 6,000 years in total. Yung sinasabi ko sa iba, ibang vlog. And then, ang susunod, ma-assure in yung 1,000 years. Uy, walang rayuma na dun. Walang rayuma, bagong katawan and all that. Yun yung dapat iniisip natin. Na ano. So, ang ano dyan, prepare na lang. BBM, sa tingin ko nga, will be an end of days president ng Pilipinas. Kasi 2028 pa siya, di ba? Baka umabot pa tayo ng 2030, eh, si Sarah, no? So, Sarah, BBM Sarah, end of days presidents. Sa US, end of day president yung susunod. Kung si Biden din ma-re-elect, o kaya kung si Trump or someone else. Hindi pa rin natin alam kung sino yung Antichrist. Because the declaration will be on the 3.5 years or halfway of the 7-year period ng tribulation, which is yung pahirapan. Now, kung ang N30, ang simula, 2023, 7 years, no? So, ang gitna, 3.5 years, 2023, magiging 2026.5. Kalahati ng 2026, doon magpapakilala yung Antichrist sa ano, ng Jerusalem, sa temple. Okay. So, research nyo na lang yun. I've said enough about that. Tanong nyo sa mga pari ninyo. Oh, pastor, mumusok na ako. Okay, so, yun yung ano, it has to be now that we find ways of ending EDCA. Why? Mangyayari lahat ito, yung gulo na yan. Predicted sa Bible, the best source of intelligence information. Batting average niya, 80% nagkatotoo, 100% ang realization rate niya. To the letter, exactness, 100%.
Saan mabubuhay yung Mesaya? Maipapako siya. Yung ganun ba? Pati yung ano, Sodom and Gomorrah, di ba? Yung Noah's flood, lahat ng prediction. Sinabi, nagkatotoo yung liberation ng Israelites from yung deliverance, di ba? Moses. Di ba talagang ano eh. So, ngayon, the same people, the same book na may mga prediction, may natitirang 500 predictions that can happen in our timeline, in our lifetime. So, magkakatotoo ba yun o hindi? Eh, chances are magkakatotoo because ang batting average nga, 2,000 out of 2,500, nagkatotoo. 100% exactness. Okay. To the letter, to the day, to the hour, to the meron pang star, di ba? No, na North Star na mag-guide doon sa Three Kings, di ba? Lahat yun eh. Tapos yung lahat eh, pati yung mga baby. Tapos yung si John the Baptist dadating to as the precursor of Jesus Christ, the Messiah. So, maraming ano. So, kung mga totoo to nangyari lahat, at nananampalataya kayo, naniniwala kayo, then yung sinasabi na what is to come, abay, matakot kayo. So, yun yung ano. All these things that is happening around us right now are but, ano eh, it's planned to happen. Okay? So, what you can do is just pray that you will go through it na maayos. Okay? Ang sa akin lang, ang pwede ko lang i-ano sa inyo, maganda kayong pagkain because lahat niya mag-i-impact sa pagkain. Walang pagkain, yung pamilya mo may pressure sa iyo to accept the mark of the beast. O, yun lang. Musok na naman ako. So, okay. So, BBM, I believe, is an end of days president. Eh, yan nga. Edka na yan eh. Baka masalang tayo dyan. So, it has to end next year. June next year. But kung may tanggapan man o wala o kung may pressure man o kung may offer ang mga kano dito sa mga mambabatas natin so that it will be extended, wala tayong magawa. Ganyan talaga. So it is bound to happen. Yung EDCA na yan, mga maging mitsa yan eh. Okay, thank you Joel. May sinabi pa siya, hindi na lang man lang nagpakipot ang Pinas na niligawan ng US na magdagdag ng EDCA size. Correct. Yun nga ako able. Doon ako nainis eh. Bigay kagad ang Pinas. Buka ka kagad. Nakakainis yung language pero yun yung true eh. No? Ano talaga eh. Bumigay eh. Bumigay agad tayo. Nakakainis. Hindi man lang tayo nagpakipot. Nakakainis tayo. Ang tanga natin talaga. Ang tanga. Pwede naman nagpakipot tayo and then we get better deal. 100 billion ang nakukuha ng Ukraine in that war. 100 billion. 1.3. Imagine, 100 B. 100 billion and it's still going on. Meron pang dagdag yan. 100 B. And Abrams tank, F-16, all these HIMARS, all the weaponry. Ah, shock. Drone. Mga high-tech na drone. $100 billion of aid. Military and economic aid. Tayo. 1.3 billion. 100. 1.3. Yeah, ganun. Ganun na atin. 100. 1.3 billion. Happy na tayo. Bumigay tayo. How stupid can we get? Who's advising the president? I don't know. Ewan ko. Ewan ko. Be sure magagaling na kayo. Be sure sana matauhan kayo eh. Sana mapanood nyo itong vlog na to, matauhan kayo. Kasi sa ano lang talaga, ang sarap nyong kutusan sa ulo eh. Sorry, pero nakakainis eh. 100B, Ukraine. Hmm? Sorry. 100B, Ukraine. Tapos doon. 1.3B. Ang layo, di ba? Ang layo. Nakakainis. Naluluha yung aking ilong.
excuse me. Okay. Baka merong ano ah, baka merong natira, baka kaya. No. Baka kaya. Yeah. O yan. Mamaya mag-ano na ako, mag-bix na ako. No. Magpapabangag ako mamaya sa Vaporab. Okay. Joey La Paz. Magbabago lang siguro ang EDCA pag magpalit ng presidente. Too late eh. We will be at war. Until the... Tingin ko, we will be at war. Kung titignan nyo yung sinabi, mga pronouncement ng mga military generals ng US. Mga 4-star to ha. Mga 4-star, mga West Pointer to. Mga chairman of the Joint Chief of Staff. Pati sa Pacific, yung Pacific Fleet nila. Pati sa lahat eh. Mga in-interview eh. Lahat sila, isa lang ang linya eh. Magkakagera. So we have to be prepared. Mga banat pa na. Sila nga ngayon, nagkakontak na ng training para maiwasan ang aircraft carrier nila yung direct strike ng China against them. Kasi sasanay naman ng China sa desierto, nandun yung target, Nimitz class na carrier. And pasok yung missile, yung hypersonic missile sa target. So, ibig sabihin, given everything else equal, lubog yung carrier ng US. And multiply that 10 times, ubos ang carrier ng US. Diba? So, gaganti ang US, lubog din ang carrier ng Japan. Ng China. So, ano matira? Submarine. Our defense officials should realize that the warfare is different from what you learned in the textbooks, what you learned in actual schooling here and abroad, or what you have seen, what you have watched in the movies. It's different now. You have to appreciate the war being conducted in Ukraine. Iba. So, yun nga. Mali yung mode na equipment tayo. Mali. Ang sa akin, equal importance equipment tsaka tao. No? Yun yung akin. Pero kung gagastos na rin lang ako ng 1 trillion para sa equipment, gastos na lang ako ng 500 billion para matrain ko lahat ng tao. Oh, that's actually, kailangan ko lang is 400 billion eh. Kasi kung 10 billion ang 1 million, 1 million times 40 million, so 10 times 40, 400 billion na train na lahat ng ating reservists. Okay? So, maglagay ka ng 100 billion para sa defense establishment sa mga kumpanya, industries, government arsenal, kahit yung mga Squires Bingham na yun, mga local ba? Mga, yun, ano yun? United Defense Industries or whatever, anong pangalan ng kumpanya na yun? Basta lahat ng defense sa companies, pati barko and all that, we start to develop our own patrol craft and all that. Tapos na yung baril, may paggawa kayo, bibili naman ng mga reservists. Lahat sila may ID. Diba? Lahat sila may lisensya. Bakit nyo pagbabawalan, a crime has not been committed. Ang ano dyan, pwede naman mag-ari ng pistol at saka ng rifle. Pwede naman mag-ari eh, no? Lalo na kung reservist ka. Oh. So, bakit ano? Bakit ganyan? Bakit pinapahirapan natin? Kung ang problema ay gastos, payag yung mga reservist na gumastos talaga. Na bibili sila on their own. Tapos gawin nyo na lang na para hindi sila mahirapan. No? Discounted tapos nun. Kahit konti lang ang tubo ninyo, 20%, hindi 100%, 20%, parang ang mura ba ng ng rifle, because gagamitin complete with the setup na rifle scope, etc. No? Tapos pwede pa silang bumili ng night vision kung meron sa defense natin, industries, no? Uniforms, lahat, boots, Kevlar, lahat eh, pati helmet. So,
Kahit hindi i-provide yan ng gobyerno natin, eh. Ay provide nyo know-how, survival chance. Yun yung mahalaga. Okay, kawawa din yung mga Marines na nade-deploy sa kalawangin na barko na kasalsal sa WPS. O nga eh. Tapos nun, hinaharap pa yung supply nila. Sana nga, ayusin yung barko. Nakakahiyang itsura eh, no? Pinturahan man lang, ayusin. Gawin parang floating base, no? Magaling mag-uto-uto ang US. Binigyan ng 21-gun salute si BBM. Il-advise ata si BBM. May mga adviser, pero hindi natin alam bakit gano'n ang nangyari. No? I think, ang nangyari dyan eh, nagpanik kasi itong mga tao eh. Nile-laser na yung Pilipinas. Hinaharang yung barko, near collision, no? Yung Coast Guard natin. So, pumunta tayo sa US. Sige. Diba? Eh, tama-tama, dumating sila, nagpakita, humihingi sila ng 4 additional. Kailan pa ba yung 5 na bases? Ano nangyari? Wala. Ngayong nagbitok sila na they will defend Taiwan. Imagine, Taiwan! Tayo yung main ally ng US. Tayo yung merong mutual defense treaty since 1951. Ide-defend yung Taiwan. Mga loko-loko kayo. Bakit nagkaroon ng bases ng China dito sa West Philippine Sea? 7 pa. Ngayon, problema na. Tapos yung ating Scarborough Shoal, hindi pa natin ma-recover. Kasi may Coast Guard doon. And they're talking of this high-polluting na they will defend Taiwan. Samantalang, tayo, iniwanan. Tita mo itong mga Amerikano talaga. No? Ewan ko ba? Siyempre siya, they will attempt to get the better deal. Ewan ko kung bakit tayo, tanga. Tanga talaga eh. Sorry, pero tanga. Kasi bakit ganun? Ukraine, 100 billion tayo, 1.3, clap-clap na tayo. Masaya na tayo, bukaka. O sige, dagdag kayo. 9 bases, $100 billion, masaya na. $100 million. Million na, hindi billion. $100 million, masaya tayo. Alam niya tayo. Ano ba, AFP? You recommend to the President or the Defense Secretary, No. We do not want that. Ano tayo, tanga? Ano tayo, tuto? Sayang na lang. Government scholar kayo. Sorry ah. Government scholar. You're supposed to be intelligent. You're supposed to be smart people. Ay. Sorry, pero inyong real talk lang. You're supposed to be smart. You're supposed to be defending the Filipino people. You're supposed to be thinking Filipino. Not thinking America, thinking Americans. Pinabayaan tayo, in short and simple language, nakatayo ng bases dyan. Ngayon, defense na, may defensive posture na siya doon. In fact, nga, doon ang gagaling yung mga barkong humaharang sa atin. Yung nagle-laser sa atin, doon ang gagaling. Doon sila nagre-refuel. Yung mga nagpapatrolya ng aircraft nila, doon ang gagaling. Palang yan yan. Hinayaan ng Amerikano. Dapat yung mga defense officials natin na nagpabaya at yung presidente na nagpabaya, dapat yan, lahat yan litisin eh. For treason. Kaso everybody gets away with it eh. Yung nag-supply ng lupa na PMAer ba yun? Ewan ko, may nag-supply daw eh. May nag-supply daw ng lupa eh. Hindi lang ilang truck eh. Dalawang bundok giniba eh, no? Saan kaya galing yung lupa na yun? Anong ba yun? Saan ba galing na probinsya yun? PMAer daw eh. Governor? Ewan ko. Ba't hindi kinasuhan yun? Ano yun? Sosyo ba sila? Everybody got away with it. No trial. Meanwhile ngayon, binubuli tayo. The reason kaya tayo binubuli is because people in government nung mga panahon na yun, 2014-2015, mga ganon, 13-14-15, doon nagkaroon ng bases, doon nagsimula. We supplied, Philippines supplied the filling materials so that they will enable them
to construct the artificial islands. How stupid can that be? And right now, that fellow who did that is retired somewhere sipping wine somewhere. Pusa galaw talaga yan. Tapos ngayon, our defense establishment is rocking their heads. Paano na ito? Paano na ito? Yeah. Eh, kinakailangan natin mag-modernize. Sige, 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 modernize. Bili, bili, bili. So may shopping list, no? Tapos nun eh. Kulang pa, kulang pa. Kinakailangan kung ano, Congress, Senate, budget, budget, budget. Excuse me. Excuse me. So, ano eh? Paano na? Paano na? Anong ano natin? Gagawin natin? Wala. Wala na. Nandiyan na yan. Kaya nga, ang question lang dyan, will we engage in a war trying to recover the seven bases and Scarborough? Sa akin, ang pwede pa, Scarborough, wala pa nakatayo dyan eh. So, we can recover Scarborough. And yung territorial waters natin, we define demarcation line. Lumagpas kayo dyan, upakan namin kayo. Wala na eh. Tapos na yun. Masamang yugto yun. Ang may kasalanan, government officials natin. Pangalawang may kasalanan, no? Amerikano, pinayagan. Pangatlong may kasalanan because we elected people. We elected people in office who became a problem. Sila yung naging mitsa, kaya nagkaganyan. We keep on electing people who keep on appointing people. Who elected that government official that supplied the filling materials? Oh, the LGU? Saan yun? Saan parte yun ng Pilipinas? Oh. Saan parte? Marami daw eh. So, tapos yun. Yung presidente, walang pakialam. Yung mga military natin, wala naman. Nagsasabi, bossing-bossing, ito, gumagawa ng isla. Pero hanggang dun lang, walang balls to convert that information, intelligence information, into something may target. Wala pang base. Pitong target. Nag-landfill. So, upakan dapat yon. Ang dami mong tao na pwede mag-volunteer. Hanap ka ng major. Major, major. Anong class? Anong class? Okay. Pagka nadali mo yan, promote kita. Hanap ka ng mista. Kasi mo, bawat isa. Okay, captain. Isang captain per target. De pitong captain na merong tiniente sila na merong major overall o lieutenant colonel. O sige, promoted kayo one rank higher. O. Recover niyo yung pitong isla na yan. Walang papatay na Chinese. Tali lang, gagapos. O. De, tapos ang kwento and then dineport natin. Tapos, headlines, kinabukasan. Headlines, nasa Manila, lahat. Sa immigration, so, sa ano. Hinuli. Tapos press conference. Oh, international incident yan. Eh, no ngayon, international incident. Eh, pero, siga ang Pilipinas. Yun yung tatatak sa utak ng buong mundo. Kita nyo yan, ang Pilipinas, kumilos. Huwag nyo tataluhin yung Pilipinas. Yung ganun ba? Eh, pero ano yun, sa ngayon, anong tumatak? Wala, pinabayaan. Pabaya ang Pilipino. Pabaya. Hanggang salita lang Pilipino. Hanggang ano lang tayo, diplomatic protest. Nakaka 200 plus na nga tayo eh. Very predictable. Tapos ngayon, na meron ng EDCA, sabi sa inyo in a previous vlog, susubukan ng China tayo again. Anong ginawa? Humarang na naman. Nung nagkakabit ng boy, mga boya, to demarcate yung ating, to define kung saan yung mga waters natin, humarang sila, montik na, near collision. Anong ginawa natin? Wala, uwi. Ano nang yan? Nandiyan na yung EDCA. Nandiyan na yung Amerikano. We've got your back. Ano? Predictable. Dapat doon, mabago, guys sa defense, baguhin ninyo yung ating mindset. Baguhin ninyo yung ating peg. Sabihin nyo, bigyan nyo ng ngipin yung ating Navy, Air Force, tsaka yung Coast Guard. Tandem. Pagkano, sampulan nyo. Takot na takot kayo magkagere. Eh, naku. Tapos sasabihin nyo, reckless ako? No, I'm not reckless. I'm just smart.
I'm thinking, because I know China, kahit may sipon ako, will not engage the Philippines in war. Why? Because there are so many countries backing us up. South Korea, Japan, Australia, British, French, oh, NATO, no? Excuse me. Excuse me, pero di naligo. Sino di naligo? Ikaw, hindi ka naligo. Ang aso. Okay. You see? Pero ganun talaga eh. Kasi kung di ako magbablog, matatabunan itong mga comment ninyo. So, I had to answer eh. Okay lang. Kaya naman, excuse nyo naman ako eh. Okay. Dapat bumisita si Joel pa rin. Dapat bumisita muli si BBM sa China. Sabihin niya doon na we are friends to all and enemy to none. Wala. Ano dyan na yung basis sa atin eh. So, ano yung kino-communicate natin? We are taking a stand. We are now employing the help of the Americans. Ganun lang yun. Yung matatanda ng China, ano tayo? Duwag. Yun yung nakabaon sa isip nila. Iba yung tumayo tayo eh. Iba. Pero lumakpas na tayo ngayon doon sa point na yun. Ewan ko, pag-isipan nyo, defense officials. Huwag yun nangangatog yung ano ninyo. Masyado kayong maingat. Masyado kayo. No. Paminsan-minsan, nandun kayo sa hairline ng maingat and reckless. Di ba? Nandun kayo somewhere there na sa linya na yun. Huwag kayo matakot. Take life. Di ba? Ano ba turo sa atin? Take life. You take the consequence for your actions. Hindi takot na takot kayo, matanggal kayo sa posisyon and then magkakaso kayo and all that. Hindi. Kasi ang ano lang dyan, is it good for the country? What is good for the country? Hindi, magkakagera. Yun ang kala nyo. So, nasa ano yung estimate of the situation na pinag-aralan nyo lahat, naging general nga eh. You should be experts now. Estimate of the situation. Ano ba? Ano yung ikikilos ng China? A, B, C. Okay, ano yung most likely? Oh, okay, counterparts, US, kausapin mo, Japan, yan. Ano? Because upakan na namin 'to eh. Now, hindi kaya, wag mo sabihin upakan na. Sabihin niyo lang, ano yung tingin niyo? Ano yung options? Oh, so ang sa akin, sample talaga eh. Yun yung para tumigil yan, sample. So hindi na tama yung hinaharang yung barko nila sa atin. Hindi na tama yan. Tapos sasabihin, cooler heads tayo. No, we're being morons. Because ginaganya ka na, binubuli ka na, sige pa rin. When will you take a stand? When? When they got Scarborough, nagpatayo rin dyan? Shit. Sorry guys. Galit ako sa sa defense posture natin mali. Sorry guys. Noon pinatay ng US si Iranian General. Yeah, Soleimani. Hindi naman kumasa ang Iran na makipag-war sa US. Correct. At yung allies niya. Baka alam ng Iran na hindi pa niya kaya ang US. Baka mapareha sila kay Saddam Hussein. Correct. So, oh, so ngayon, kinuha natin EDCA because ang ano, sige, scratch my back, scratch your back, kasama na natin US, we've got your back. So, ano mangyayari? Nalakas ba loob natin? Hindi pa rin, kita nyo ka, recently nga lang itong nangyari na humarang sila, nagkakabit ng boya yung ating Philippine Coast Guard, pero hinarang ng Chinese eh. Oh, wala tayong ginawa. Diba? The worst yan eh. Hanggang doon na lang tayo. Complain, diplomatic protest. So, predictable pa rin tayo. It will never stop. And they will continue to challenge us because they know yung alliance ng US tsaka China, takot din ang US. Sa totoo lang. Takot din. Na magkaroon ng nuclear war. Hindi pwede yung ginagawa ng US na mayabang eh. No? You're dealing with a superpower, China and Russia, na magkakampi na yung dalawa. And then, ito pang upcoming na Korea, na rogue, no? North Korea, and then Iran. So, hindi mo pwede basta-basta takutin ng isang superpower, kagaya ng ginagawa ng US sa Russia. Abe, bastusan na yan, magkakapersonalan yan.
It's race between race, no? So, ganun ng US tsaka China. Hindi pwedeng basta-basta takutin ng China na yung alliance nitong yung Sputnik Gang, Australia, Japan, North, South Korea, Philippines, and US, wala yun. It will not deter China. Because as far as China is concerned, sila yung inaapi. You have to look at it from the holistic point of view. Okay, kung kunyari isipin yung giniisip ng China, inaapi kami, o paano? Kaya nga, ano dyan, ang solution dyan eh. One has to give eh. Mauna yung isa. Eh ako, ang hope ko, mauna yung US. Unahan niya yung China. Kasi pagka nauna yung China, kulata US, yari tayo. Pagka umabot sila sa mainland US, kinulata sila, wala na, patay tayo. I-occupy tayo, hindi prepared yung ating reservist. Ubus tayo. Yun yung sinasabi ko ng delikado eh. Ano, anong ginagawa ng ano, Defense Department natin, ng ating defense officials? Confident na okay na tayo? We're not okay. We're not okay. Malayo tayo. Ang hurdle rate dyan is you're able to train at least 1 million na reservists. And the best training na nakikita ko is sniper nga, tsaka isang another 1 million na mga scout ranger oriented na mga ano reservists. All the other 38 million, they can train, you can train them for whatever. Pero sa ang pwede nga, you train the 2 million eh. 1 million na snipers, 1 million na scout ranger oriented na mga tao. And then, sila mag-train. Hindi kaya you get a specific brigade in the armed forces or a division or a command to train everyone. Kaya nga, sabi ko, gamitin niyo yung mga ano, yung mga generals, gamitin yung ano area, ano tawag doon? Core, no? Armed forces, core 1, core 2, core 3, and so on. Kasi, counterpart ng AFP. So, you have 200,000 isang core, o 250. Thereabouts. Tapos nun, per province, ilan yung core. So, nandyan lang sila. Diba? Pag kinol to active duty, boom, ready. O, diba? Nagkaroon ng occupation, may sasalo. Diba? First wave, timbog ang armed forces natin. O, paano na? Wala na. And in today's war, it can happen na yung armed forces natin decapitated. Malacanang, US, Malacanang, AFP, lahat ng major service commanders, area commanders, naka-targeted. Oh. So, paano? Ano gagawin ng mga colonel? Ready ba yung mga colonel na rin to take over command? Ready ba yung mga major natin? Captain? No, because we're not preparing. Panay, ano, alam na natin, golf, mag-golf eh, di ba? Mag-golf, mag-beer busting, trooping the line, magpunta sa PMA at magkaroon tayo ng cavalier ano parade, no? Alumni parade. Are we prepared for war? We should better get our acts together. I hope some of the guys retired and active, you believe in me, or you agree with me. And then, kung kayo connected sa loob, sa itaas, you stress the point. Something has to be done in the shortest possible time. We only have a window from now until, let's say, 2025. Yun yung window. And how will you be able to train? How will you be able to train so many people? Prepare so many people? But I say it can still be done. We will be able to train 2 million in the available time. It's just a matter of imagination, creativity, willpower to do it. Pero if you do not see the problem and all the given, the way I see it, we're gonna have a problem. The country will have a problem. Yun yung problem natin. And you get away with it by just leaving the country o kaya dying somewhere na inupakan kayo kasi you're not ready. Wala nga bunker. May bunker ba sa JSQ? May bunker ba sa ano? May early warning device ba kayo?
sa army, meron bang may mga area command, may mga bunker ba kayo? Meron ba kayong ang LGU natin? Meron ba kayong mga ano, mga food supply, armed forces, meron ba tayong mga ganon? Bala, ang damakal ng bala, so that we don't have to wait for the ammunitions coming from the US or other allies. You have to think out of the box. You have to think of it as it na yan na talaga. Ito na yung real McCoy. Ito na yung biblical proportions. We have to be ready. Kung hindi man mangyari, ay, God bless us all. Thank you. Hindi nangyari. Very good, very good. Yeah, praise the Lord. Pero kung nangyari at hindi tayo handa, ah, doon patay tayo. Problemado tayo. And if you're intending na the Filipino should go on, yung way of life ng Pilipino should go on, you better get your act together na maayos to. Because the time is ticking. Parang time bomb yan. Pagputok niyan, pagka 2025, pumato lang US, nagkapatulan yung dalawa na yan. O baka mamaya tayo pa yung naging cause. Wala na. O kaya yung Taiwan talagang inupakan. And sinasabi ko naman, di upakan yan hanggang hindi inupakan ng US. Kasi hindi, uy, muntik na magkaano. Okay. Uy, mawala ng kurente. So, tatapusin ko na. Tutuloy ko na lang bukas. Dito ako natapos kay Joel. Okay. So, please like, share, and subscribe. Thank you. Hindi naman mamamatay, pero buti na yung tapusin ko na, no? So, God bless everyone. I hope na ang ano, maka-stress. Okay, ma-stress. Pero kasi, God is in control ng lahat ng to, no? So, it's just a matter on the individual basis or on the family basis, you prepare. Sabi ko nga, food security. From our lowest level, food security. So, matikas challenge. Yun yung solution. Every week, bumili kayo ng extra na pagkain, delata. Because it's gonna be a weekly thing for 83 weeks. And then, at the end ng 83 weeks, you have stored enough to last you guys ng 3 years. Hindi man magkaroon ng ano, ng pagkain, may 3 years kayo. So, definitely, magkaroon ng tatakan to monitor yung pagkain, buying and selling, yun nga, sinasabi, mark of the beast. Preparado kayo. Hindi kayo mapipilitan kasi nagugutom na yung anak mo, pamilya mo, apo mo. Miyak na gutom eh. Pero may kayong kinakain. Now, bakit 83 weeks? So that yung pag-procure ninyo is paunti-unti. No? Paunti-unti, 10, 5, 20, kung ilan yung kaya every week. Kaya kasi nga, kung 50 weeks times 10, that's 500. That's halfway already. No? Nang dami na kailangan. You need about 1,000 eh. For a meal a day. So, kung 20-in mo, 20 sa 50, that's 1,000. Bitin pa rin, pero that will help you survive in the future. Bakit staggered? Kasi staggered ang expiration date. Yung nabibili ko ngayon, 2026 na ang expiration. So, it becomes a habit by 2024, next year. I'm now on my 21st week. 21st. 22nd pala. 22nd. So, I have 51 weeks to go. Isang taon na lang. No? Less than a year. No? So, keep on going. And then, pagka natapos mo yung 83 weeks, it becomes a habit. Pakonti-konti na lang kasi meron ka na. Dinadagdaga mo na lang. Marami pang dapat ipaghanda, pero basically, ang ano, mahalaga is food for you to survive. In your house, hindi na kailangan kuha ng bunker. Hold the line ka lang sa bahay mo, okay na. Yung sinasabi ko before, pwede kang magtayo ng ano, ng alternate base, guerrilla base, para hatiin mo yung pagkain. Okay, kung need be, alis ka sa bahay, doon ka sa probinsya, sa high ground. Yeah. Walang ano. Pero, wala namang ano eh. Mga Pinoy survivor kasi, ano, malayo ang pananaw, forward looking, at saka handa. Handa lagi. Imbis na talks lang, panay kwak-kwak, eh,
may action na ginagawa. Okay? So, yun. That's all for now. Tutuloy ko ulit. Joel, ah, pasensya na. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for the comments. Malaking bagay yung mga comment ninyo. God bless everyone. God bless the Filipino people. And God bless all Pinoy survivors. Okay? Like, share, subscribe. Bye-bye.